Hey guys, welcome back po sa aking channel. Ako po muli si Rolly Tanaw-Tanaw, for short, Looking. Bali, ngayon po yung i-update ko po ngayon at saka yung i-share ko sa inyo ngayon. Totoo po yung nakita nyo na pre-training fee at saka yung Japanese training fee at saka yung plus 1 month allowance kapag nandito ka na sa Japan. Bago po ang lahat, nandito ka lang din naman sa aking channel, please paki-ano na rin po yung subscribe at saka yung bell button para updated po kayo sa mga susunod na videos na gagawin ko. Ngayon po, pag-usapan na natin na yung tungkol dun sa mga nasabi ko sa inyo na yung libre na yun, mga libreng pag-aaral ng Japanese at saka yung placement fee na wala kang babayaran at saka yung 1 month na allowance. Dati po, alam ko sa sarili ko na siguro may bayad yung pag-a-apply ng papuntang Japan kasi nga yung Japan is sabi ko napaka anong bansa yan. Baka sabi ko may bayad siya tsaka mahigpit po yung lugar na yun. Inong nalaman ko naman na nag-apply ako, yun nga po, napasama ako dun sa programa ng Japan na yun na ganun na mga tinatawag na OFW trainees. Kasi po ang gagawin nyo kayo dito pag ganyan, training ka lang po dito sa Japan, hindi po yung working visa yung bibigay sa'yo. Tapos yun, na-encounter ko nga po na totoo nga naman pala na wala kang babayaran ni kahit piso. Tapos ang gagawin mo lang po, kapag na-hired ka na sa agency, tapos nakapasa ka sa employer, after nga po nun, kapag na-hired ka na ng employer, diretso ka na po nun sa ano, na mag-aaral ka na po ng Japanese for 4 months. Doon ka po ititrain nila na magsalita, yung mga basic na salita para naman pagdating mo ng Japan is may alam ka din po kahit papano at saka may isasagot ka at saka makakaintindi ka ng Japanese. Kasi ang hirap, mahirap po na ano, sitwasyon. Kapag pumunta ka dito, wala kang kaalam-alam kahit anong salita, eh mahirap po yung baka mamaya makabalik ka lang ng Pinas, masayang yung pag-apply mo ng Japan. At ito pa po, nakapasok ka na at saka nag-aaral ka na ng 4 months, tatanong po kayo, may babayaran po ba kami pag-aaral? Wala din po, wala kayong babayaran kasi yung ang magbabayad sa pag-aaral nyo, yung mismo employer nyo na ang magpaparal sa inyo. Ang gagawin nyo lang po, mag-prepare kayo ng siyempre, kailangan may pera din po kayo kasi bukod sa pag-aaral nyo po, kailangan nyo din kumain at saka yung mga expenses na gagamitin nyo sa pag-aaral. Example na lang po yung dictionary na for Japanese na kailangan nyo po yun. Tapos yung mga gamit sa pag-aaral, simple natural po yun, mga etc. ballpen, notebook, kasama po yun. Kasi yun ang tinatawag na sarili nyong bulsa at saka yung pagkain sa pang-araw-araw. Tapos number one din po yung sinasabing tirahan. Magtatanong ka po saan ako titira kung pag mag-aaral na ako ng ano, kung magbo-board ka or mag perenta ka kung saan o uuwi ka sa inyong mga kapamilya na malapit sa inyong pinag-aaralan. Sa aking pong experience, sa aking agency, may tinatawag po sa amin na for yung 4 months, sa isang buwan, magbabayad ka ng 3,000 pesos po yung per month mo. Tapos, sa ibang agency, di ko po alam kung ganyan din po yung policy nila or ang alam ko, meron din nag-aaral sila tapos umuwi lang din sila sa kanilang mga bahay o kaya nagre-renta sila. Pero based po nga sa aking experience, ganun po yung policy ng aking agency na sa 4 na buwan, magre-renta ka ng 3,000 per month. Stay-in ka po nun, makakalabas ka lang kapag Linggo, yun, kapag Linggo. Tapos yun na rin po sa sinasabi na 1 month allowance, yung sinasabi. Ang gagawin po nun, ibibigay po yun sa'yo 1 month allowance is kapag nasa Japan ka na po. Kasi doon yung ibibigay yung 1 month allowance mo, kailangan mo po kasi yan sa pag-training din ng isang buwan. Kasi pagdating mo ng Japan, hindi ka papapasok agad sa kumpanya or magtatrabaho ka kaagad. Ang gagawin nyo po dito, magtitrain ulit kayo ng isang buwan ng Japanese. Ang gagawin po nyan, kumbaga ihanda ka or parang review nyo mo din po para pagdating mo ng company is talagang
fully knowledge ka po sa Japan at saka hindi ka na magiging blanco o saka may pagdepensa ka kung anong mga mangyari na salita or mga katanungan, at least masagot mo. Kaya malaking tulong din po yung programa ng Japan na ganun nga sa mga OFW trainee na walang-wala din talagang pang-placement, tapos hindi sila agad makakapag-apply na ganun-ganun lang na kailangan magbigay ng malaking pera. So, ayan nga po sa tatlong yun. Bali, yun po yung na-encounter ko na akala ko po ay hindi pwedeng mangyari, o talagang akala ko din po na may babayaran ka at saka kung ano mga gagastusin mo. Yun pala ay totoo naman. Ay malaking bagay din po sa akin na ganun yung programa nun, kasi kung ganun din naman may placement pita, abutin sabihin na natin ng 100k, eh baka mamaya po hanggang ngayon nasa Pilipinas pa ako. Malaking tulong din po yung programa ng ganyan ng Japan. Kaya sana po sa video ito may natutunan kayo at saka nagustuhan nyo. Tapos sa mga susunod ko po na video related po about sa pag-apply dito sa Japan, tapos kung ano mga ginawa ko para makapunta dito, ano yung mga na-experience ko. Alam ko po marami din agency na ganyan na working to Japan na libre lang din training fee tsaka kung may allowance din sila. Pero yung masasabi ko lang po sa agency ko is talagang okay po yung yung agency ko, na talagang halos madami siyang napapaalis na Pinoy, tapos mga babae at saka lalaki man, at saka marami po silang mga job orders na kinukuha. Based po sa aking na-encounter habang nag-aaral po ako, marami pong employer na nagpupunta sa aking agency, nagbibisita at saka nagche-check ng mga estudyante na mga nag-aaral, tapos tinitingnan nila yung standard kung talagang natututo nga po talaga mag-aral ng Nihongo. Kaya malaking tulong din po yung sa akin. At salamat din sa mga naging sensei ko po at saka sa mga nakasama ko sa aking agency. Number one po dyan yung sensei ko po na si Sensei Randy, tsaka Jopit Sensei, tsaka Pong Sensei, at saka yung kapitbahay namin na si Mami Sil Sensei. Yun, tinatawag mo namin Mami kasi parang siya na po yung nanay namin dun sa paaralan. Siya po yung nag-a-advise sa amin ng mga gagawin. Pati na rin po kay Makoy Sensei at saka kay Nail Sensei. Sila din po yung mga nag-guide sa amin simula pag wala po yung Bang Sensei namin. Salamat po sa inyong lahat. Kaya sana po nagustuhan nyo po yung video na to, at i-share nyo din po sa mga kagaya natin Pinoy na gusto makapagpunta ng Japan at saka may mga gusto pang malaman about sa Japan. I-subscribe nyo lang po ulit ako dito sa channel at saka sa mga susunod na video para updated po kayo. At kung nagustuhan nyo po itong video na to, huwag nyo na rin pong kalimutan i-like ang aking video. Tapos yun nga po, comment lang po kayo sa baba. Tapos kung anong gusto nyo pong igawa at saka yung tatanong nyo sa akin, kung ano naman po yan, kung anong kaya natin gawin ng video, gagawin po natin. Tapos yun nga po, sana nagustuhan yung video na to at sa mga susunod pang video. Maraming salamat po.